What is up guys? You are watching Papi Jolo and ayun guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano bumili ng Ethereum from Binance papuntang MetaMask, papuntang Ronin, and then bibili tayo ngayon ng Axie. So, welcome to this Axie Infinity vlog. So itong wala na ulit na agad. Dami pa ng ipin mo ang bayan. Nag-vlog ka, dito pa na nag-tutulat. Oo nga, no? Oo nga. Hindi. What's up guys? You are watching Papi Jolo and ngayon guys, sasakay tayo dun sa trend na nakikita natin lately which is called the Axie Infinity. So ayun guys, papakita ko sa inyo step by step process kung paano maglagay ng Ethereum mula sa Binance, paano siya i-transfer sa MetaMask wallet, paano i-transfer from MetaMask wallet papuntang Ronin, and then Ronin, then papuntang bibili tayo ng Axie Egg. So, ayun guys, samahan niyo ako. Wala nang paliligoy-ligoy pa. Tara, let's go! Bakit ko tinakpan? So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa browser, sa aking laptop. By the way, ang laptop na gamit ko is ang Alienware 15 na nabili ko lang for second-hand price ng 2,800 dirhams or magkano ba siya? 2,800 dirhams to PHP. So, nabili ko lang siya for 38,221.56. Hindi pa yun yung exact price kasi syempre nag-iiba-iba yung palitan. So parang sa cryptocurrency din, nag-iiba-iba yung palitan. So I suggest na bago kayo mag-Axie is alamin nyo rin yung mga facts na yun para syempre, alam nyo na. So yun guys, ngayon bubuksan natin yung ating Binance. So meron na akong app niyan sa Android. So ngayon naman, titignan natin kung paano siya gawin sa PC. So yan, click nyo lang yung login. Siyempre, email and then password. gmail.com. So yan, then slide yung puzzle. Yan, kailangan sakto. And then, voila. Huwag natin i-save yung password. Dito sa Binance guys, ang kagandahan nito is meron siya, ang dami niyang verification, so mahirap siyang scam unless maging negligent ka or pabayaan mo yung account mo. So ngayon mag-send siya ng email verification code sa ating email verification code nga eh, and then phone verification code sa ating number. So wait lang, tignan natin sa phone ko na siya titignan. So ayun guys, makikita nyo success. So ngayon nakapasok na tayo sa ating Binance. Ano to? Your device. Okay, ako yan. No worries. So, ayun guys, andito ngayon tayo sa overview ng ating Binance. So, kung makikita nyo, ang laman nito ay wala. So, ito guys, andito tayo sa overview. Click nyo lang yung deposit. And then, if meron ka ng crypto, you can crypto deposit. Fiat deposit, pwede kang mag-deposit ng fiat money such as euros, Australian dollars, etc., 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 etc. And then, other ways of funding, pwede kang gumamit ng buy crypto with card, Visa, MasterCard, and other supported bank cards, which is yung gagawin natin ngayon. Or pwede rin buy crypto via P2P. So, use bank transfer and other methods to buy crypto via peer-to-peer. So, ito yung bibili ka sa tao and then kayo nang bahala sa transaction yung bank transfer and other methods. So, ngayon nagagawin natin is buy crypto with card. So, yan. Makikita natin dito, may choices dito kung United Arab Emirates dirham, Argentine peso, etc., etc. Meron din syempre ng ating may Philippine peso din dito, so walang problema. Pero ang gagamitin natin ngayon is yung United Arab Emirates dirham. And then yung
yung cryptocurrency din is may choice ka kung gusto mo ba siya ng Bitcoin, gusto mo siya ng Ethereum or USDT or any other cryptocurrencies na supported ng Binance. So, ngayon, nagagamit natin is yung Ethereum. So, mag-deposit tayo ng 1,600. So, yan guys. Ang equivalent kayo ng 1,600 dirhams is 0.217 Ethereum. So, 1 Ethereum costs 7,370.96 dirhams. So, pagdating sa pesos, kayo na pahala mag-complete. Kaya nyo na yan. Malaki na kayo. So, ngayon, choose payment method. Click nyo lang yung next. So, you spend 1,600 UAE dirham and then you get 0.212 Ethereum. So, and if P2P, pwede siyang ayan, bank transfer, cash deposit to box, gift, Skrill, money bookers. So, dito tayo sa Visa MasterCard. So, choose card. So, meron na tayong ginamit before pero hindi ito yung gagamitin natin ngayon. So, yun guys. I-click natin ngayon yung ating manage cards. So, yun guys. Makita nyo dito, you can only add up to 5 cards. So, para sa mga nagpaplano na magpabili ng Via card. For example, if you have, let's say, kamag-anak or may friend kayo na gusto nyo gamitin yung card nila and then babayaran nyo lang sa kanila, which is sa case na to, yun yung gagawin ko. Ito ngayon yung card ng aking mommy. Ito yung card ng mom ko na gagamitin natin ngayon. So, add new card. So, actually, yung unang ginamit ko din is card din niya. So, ayan. So, ayan. Ngayon na-add natin yung card. Click natin yung continue. Once na maklik nyo na yung confirm, yung next is confirm order. So, magko-confirm siya, 1,600 dirhams. Makita nyo lalabas siya. Kanina, 0.212 Ethereum. Ngayon, 0.208. So, bakit ganon, guys? Kasi nga, kung makikita nyo dito, meron siyang fees. So, meron siyang 1.90 fee, which is 30.40 dirhams. Total of 1,600 dirhams. So, kasama na dun yung charge ng fees, guys. So, magiging 1,500 is like 69.40. Correct me if I'm wrong. Pero, alam ko tama yung mental math ko. So, tiwala naman ako sa aking mental math. If hindi, is wala na. Talo na tayo. Kagaya nga, meron din cash out fee for buying crypto. Will be charged by some banks in addition to your order fee. So, and then, click lang natin to. If hindi na na-click, agree to Binance Term of Use and Privacy Policy. So, code expired, please refresh. So, if ma-encounter nyo yan, guys, click nyo lang yung refresh. And then, confirm. Kasi meron lang tayong 60 seconds to confirm. Since, ayun nga, kung makikita nyo, guys, mabilis yung palitan ng cryptocurrency. Kanina, 0.208, ngayon 0.207 na lang. So, click nyo yung confirm kasi, ayun nga, sobrang bilis ng palitan niya. Prices may change sa isang minuto lang. So, ganun siya kabilis, guys. So, click natin yung confirm. And then, it's processing na. Ayan, please wait while we process your conversion. This will take no more than tapos na aking salita. So, yan guys. Wait natin purchase complete. Check natin siya ngayon sa ating spot wallet. Which is, pwede natin i-click dito or dito na lang din. Go to wallet. So, yan guys. Meron na tayong 0.1260 na blah, 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 blah. Bitcoin. So, naka-convert siya sa Bitcoin. Pero, sa Ethereum, 0.20712000. Next naman natin is, maglalagay naman tayo from Binance to MetaMask. Ito yung ating MetaMask, nakaready na siya. So, if you're doing this from scratch, type nyo lang sa Chrome Web Store. And then, from Chrome Web Store, type nyo yung MetaMask. Dito sa MetaMask, make sure na yung MetaMask na banadownload nyo is offered by MetaMask.io. And then, ito dapat yung lalabas sa inyong screen. Which is yung official and legitimate website ng MetaMask. Click Add to Chrome. And then, ayan, okay na siya. So, welcome to MetaMask. And then, click get started. So, if bago kayo sa MetaMask, click nyo lang yung yes, let's get set up. This will create a new wallet and secret recovery phrase. So, ito yung secret recovery phrase nyo na malalaman nyo pag hindi kayo create a wallet. So, makikita nyo doon, may lalabas na 12 words na kailangan nyo i-save. Kung bagay yung, naalala nyo sa mga Facebook noon, yung parang meron kang secret question. So, parang yun yung equivalent niya. Pero ito, hindi ito sinesave ng MetaMask. Hindi mo siya ma-review. So, kailangan isulat mo siya. And mas maganda rin isulat mo siya para at least, if ever, let's say, for example, magka-virus yung laptop mo or magka-virus yung phone mo and may hackers na nagtatry magkumuha ng iyong secret recovery phrase, hindi niya ma-access from your laptop. So, makikita mo lang siya sa papel na sinulat mo. But make sure na hindi mo mawawala yung papel na yun. Kasi pag nawala mo yung papel na yun, mawala ka na lang din. So, since meron na akong wallet, so, I will click no, I already have a secret recovery phrase. So, import your existing wallet using a secret recovery phrase. So, import wallet and click I agree. And then, ayan. Ito yung ating secret recovery phrase na 4P, sinave ko. Sinulat ko siya sa papel. Wait lang. So, ayan guys, sinulat ko siya sa papel. Hindi nyo siya makita kasi nga, hindi nyo siya pwedeng makita. So, ako lang ang makakita nito. Actually, ang ginawa ko sa papel is, diba, dalawa yung sides ng papel.
Sa isang side, sinulat ko yung recovery phrase ko for MetaMask. And for the other side, lagay ko yung aking recovery phrase for Ronin. So, ganun din sa Ronin, guys. Kailangan nyo rin na recovery phrase. Alalagay natin ngayon yung ating secret recovery phrase. So, it guys, kayo na-type natin yung ating secret recovery phrase. So, makikita nyo, if may mali sa type mo yung secret recovery phrase, lalabas yan, valid secret recovery phrase. Pero kung tama naman siya, wala siyang wrong spelling. And like, importante for word, lagay yun ng space. So, walang problema, lagay yun ng space. And then, just click, I have read and agree to the terms of use. Kung gusto yung basahin, walang problema. Kung ayaw yung basahin, wala rin naman problema. So, then click, import. So yan, congratulations, blah, 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 blah. You passed the test, keep your secret recovery phrase safe. It's your responsibility. So malinaw naman na sinabi ni MetaMask na it's our responsibility na ingatan yung ating secret recovery phrase. So kung nasa sa inyo yun, kung paano nyo siya gustong itago, pwede nyo i-save sa notes sa phone nyo. Pero make sure ka na secure din yung phone nyo na hindi siya, wala kayong i-install na malware or anything else na virus para safe din talaga. Much better isulat nyo lang sa papel. So yan guys. All done. And then, okay na yan. So, yun guys, ngayon na dito na tayo sa ating MetaMask. Babalik tayo ngayon sa ating Binance. So, from our Binance, we will click withdraw. And then yan, let's click crypto. So, yan. Pumili tayo ngayon, anong meron tayo? Meron tayong Ethereum. Click nyo lang yung address. So, basahan natin makikita itong address na ito. Babalik tayo ngayon sa MetaMask. So, kung makikita nyo sa baba, meron tayong account 1. And then sa baba is meron siyang code or something na nasa baba. Click nyo lang yan, automatically magka-copy yan. And then babalik tayo ngayon sa ating Binance. What we want to do is click paste. And then dyan ngayon yung ating address. So, kung makikita nyo dito, ito yung i-click natin ngayon. ERC20, which is yun nga yung Ethereum na meron siyang arrival time na 3 minutes. And then meron siyang fee guys. Ito ulit. Meron ulit siyang fee na 0.0036 Ethereum or $7.20. So, ayun guys. Click nyo lang siya. Click nyo yung max. Pag click nyo yung max, automatically, ma-deduct na pati yung fee. Pero hindi natin to pwede gawin palagi. Let's say, pagdating natin sa Ronin, eh, ba may i-explain ko sa inyo kung bakit. So, click nyo lang yung withdraw. So, meron na siyang 0.blah, network fee included. So, click nyo lang yung withdraw. If you are using this then via Binance app, so pwede nyo rin gawin is ito sa My Accounts. Meron tong account details. Ito guys. Ayan, pwede nyo rin siyang scan. Kung makikita nyo dito, merong barcode. So ayan, pwede nyo rin ilagay yan. If feeling nyo hindi kayo sure dun sa code na kinapin nyo. Pero yun nga guys, back to our withdrawal. Click natin yung continue. So ayan guys. Grabe, ganun ka-secure si Binance. So, meron na naman tayong phone verification code and email verification code. So, click lang natin yan, get code, and then get code. Then, iti-check ko ngayon sa phone ko, ano yung code na lumabas. Submit, click nyo na yung submit. And then, ayan guys, lalabas na, withdrawal request submitted. Receiver will get 20712 blah 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 Ethereum. So, ito lang yung ayoko sa cryptocurrency guys. Since bago lang din ako dito, ang hirap niyang alamin, pag nakita mo siya in first glance, kung pagkano ba yung, for example, nakita ko ng Axie, meron siyang price na 200 Ethereum. 0.200 Ethereum. So, kailangan ko pa siya ngayon i-convert Ethereum to US dollars and then US dollars to dirhams or US dollars to pesos para malaman ko yung price niya kasi ang hirap, ang daming decimals na pinabasa. And then, ayun, if gusto nyo i-save yung address para mas madali, click nyo tong save address for future na transactions nyo. Address label, ayan, then Axie. Axie MetaMask. Ayan guys, nakita nyo naman. Save. Then save. Phone verification code ulit. O, di ba? Grabe. So, nasa sa inyo na yung kapabayaan na lang natin if mahahack yung ating Binance or yung ating wallet. Kasi nga, super secure niya guys. And then, phone verification code ulit. Ayan guys, nakasave na siya. Balik tayo sa ating wallet. Tingnan natin ang overview. So, ayan guys, makikita nyo, pending pa rin yung ating withdrawal. So, processing pa rin siya. Aantayin natin ngayon pag na-confirm na siya. So, ayan guys, makikita nyo habang sinasabi ko yun, pumasok na siya sa ating MetaMask. So, ngayon meron na tayong 0.204 Ethereum, which is $408.65. So, ngayon guys, nasa MetaMask na siya. Ano na ngayon yung gagawin natin? Ngayon guys, what we want to do next is mag-download tayo ng Ronin Wallet sa ating Chrome Web Store. So, type nyo lang sa Chrome Web Store.
Ronin Wallet. And make sure na yung Ronin Wallet na madadownload nyo is offered by Axie Infinity. Check nyo yung spelling, AXIEINFINITY.com. So, dapat tama yung spelling. And pag kinlink nyo siya, dapat lalabas yung website ng legitimateaxieinfinity.com. Kasi maraming scammers ngayon na gumagawa ng fake sites pretending to be Ronin Wallet para makuha nila yung details ng inyong legitimate na Ronin Wallet, and from there on, kukunin nila yung inyong in-invest na money sa Ronin Wallet yung papunta sa kanila. And we don't want to do this since malaking pera yung pinag-uusapan natin. And before that, guys, disclaimer pala, if makikita yun, nagpalit yung setting sa video, it's because nagkaroon ako ng problem sa pag-edit ng video starting from Ronin Wallet until the end. So, Papi Jolo from the future will take over this video. So, going back ngayon sa pag-download natin ng Ronin Wallet, make sure na legitimate. It's your responsibility, it's your job to check and to make sure na legitimate yung Ronin Wallet na madadownload nyo. So, now we have the Ronin Wallet. What we want to do is click this one, this puzzle piece. Check nyo extensions. So, I have extensions, tatlo. This one is Ronin Wallet. And then, yan. If new nyo lang siya na-download, lalabas dyan yung Ronin Wallet nyo. If wala pa kayong Ronin Wallet, pwede kayo gumawa ng account, mag-register. Same process din siya halos dun sa MetaMask. Gagawa rin kayo ng password, ng seed phrase, ng etc. etc. And then once na makapag-sign in na kayo, makapag-download na kayo, gawin nyo is itong account number 1, makikita yung Ronin, and then may code, may numbers, click nyo yung copy address. And then copy, and then what we want to do next is pupunta tayo ngayon sa, mag-sign in tayo ngayon sa ating Axie Marketplace. Ayan, may makikita kayo na dashboard, marketplace, and then bridge, and then i-click nyo yung bridge. By the way, hindi ito yung makikita nyo talaga sa bridge. Makikita nyo doon is merong withdraw, merong deposit. Click deposit from Ethereum network, and then to Ronin address. So, sa natin nakita ngayon itong Ronin address na to, going back doon sa Ronin wallet, di ba, kinopy natin yung account number 1, and then copy address, and then yun yung ipipaste dito. Kaya, make sure your Ronin address starts with Ronin, and then copy-paste it from your Ronin wallet. So, tama yung ginawa natin. Ayan, asset, click natin, is Ethereum. And then, amount, kung ano yung amount na meron tayo ngayon. So, for now, meron tayong 0.0014 Ethereum. And then, what we want to do is click Max, and then click Next. Lalabas ngayon itong deposit confirmation, pero masyadong mababa itong Ethereum na to. So, just for the sake of the tutorial, ipapakita ko sa inyo yung process, pero hindi tayo actually magta-transfer. And then, what you want to do is click confirm, and then lalabas kayo yung MetaMask notification. If makikita nyo, nakalagay dyan is gas fee and then total. So, insufficient funds. Bakit? Kasi kanina, kinlink natin dun sa amount, minax natin siya. And if it's check nyo siya, edit natin yung gas fee, makikita nyo dito. Meron tayong gas fee na slow, average, and fast. Kung gusto nyo yung mabilis makuha nyo agad, click nyo itong fast. So, yung normal times lang, which is like somewhere around 3 minutes, parang ganun. Average, pero kung you have the luxury of time to wait, pwede nyo i-click itong slow. So, ayun, makikita nyo itong send amount fee, 0.001415. Ito yung isi-send natin amount na fee. So, open nyo yung calculator nyo, and then, let's say for example, 0.001415. Tama ba? Tama. And then, subtract nyo ngayon magkano yung gas fee. For example, I want it average. Then, I will click this one. So, yung ating send amount fee na 0.001415 minus sa average na gas fee, i-type nyo lang sa calculator, i-subtract natin, minus 0.0036779. Ngayon, yung lalabas na difference, kung makikita nyo dito negative because ang baba ng ating balance sa ating MetaMask wallet. Pero kung let's say for example, meron kayong $200-$300, meron kayong 0.204 na balance sa inyong MetaMask, dapat ang lalabas dyan is positive. Pero for the sake of the video ha, ayun, papakita ko sa inyo paano i-subtract yung gas fee. Subtract nyo lang yung send amount na fee doon sa inyong gas fee, and then balik kayo doon sa... I-reject na natin to. Balik kayo dun sa dito sa amount. Kung ano yung difference nung fee na isa-send nyo subtracted by the gas fee, yun yung ilalagay yung amount dito. And then once you click next, pag click yun, ang dapat na lalabas doon is lalabas na yung confirm button. Hindi na lalabas yung insufficient funds.
So ayun, doon din sa video, meron din akong mistake pala na ginawa doon. Na ang nangyari is, from MetaMask, ang ginawa ko is, dinirect ko siya from Ronin. Hindi ko ginamit tong Axie Infinity Bridge. So ngayon, paano yung gagawin doon? If, for example, ako na bago lang, nagawa ko nga yung mali na yun, is dinirect ko siya from MetaMask papunta sa Ronin without using the bridge.axieinfinity.com. Ang gagawin nyo ngayon is pupunta kayo sa inyong Ronin wallet and then click nyo yung inyong account. Click manage account and then view your private key. So bakit natin gagawin to? Kasi ang gagawin natin, pag-view natin yung private key and then ayan, lalabas, type natin yung password. So ngayon nakikita nyo yung inyong private key, copy nyo, copy to clipboard and then punta kayo ngayon sa inyong MetaMask wallet. So for MetaMask wallet, makikita nyo dyan is import account and then i-paste nyo yung inyong private key and then click import. Once na ma-import nyo siya, makikita nyo, lalabas yan dito. So yan, meron tayong account 1, meron tayong account 2 and then account 3 imported. This one is imported from Ronin wallet. So pag kinlik nyo ngayon yung inyong MetaMask, select nyo itong account 3 na imported from Ronin wallet. Ito ngayon yung inyong Ronin wallet na nandito, makikita nyo yung na-transfer nyo na fees, I mean na-transfer nyo na balance nyo from MetaMask direct to Ronin wallet. So ayun, that's it guys. Nakita nyo kayo kung paano natin siya ginawa. Nabibili tayo ng Ethereum from Binance using our credit or debit card. And then ita-transfer natin siya from Binance papuntang MetaMask and then MetaMask papuntang Ronin via bridge.axieinfinity.com. And also, pinakita din natin ano yung gagawin. For example, magkamali tayo na madirect natin siya from MetaMask direct to Ronin without using the bridge.axieinfinity.com. Paano gagawin natin yung fix? So, ayun guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. And then, on the next video, ipapakita ko sa inyo kung paano bumili ng Axie Infinity Egg from the marketplace. So, abangan nyo yan sa susunod na video. And for now guys, like, comment, and subscribe if nagustuhan nyo yung video. And for the next videos, if meron kayong mga gustong makita na paanong gawin sa Axie Infinity, comment nyo lang sa baba. If meron kayong questions, comment nyo lang din sa baba. So that's it guys. Once again, this is Papi Jolo. I'll see you on the next video. Peace out. Let's go.